There's something important I need to tell you about Bondi, yung napakasikat na social app ngayon. I know majority of us ay nag-e-enjoy dito sa app ngayon, pero may mga ilang tao na nag-start mag-uninstall nito. I mean, kahit ako, nag-e-enjoy din ako sa paggamit na itong Bondi app. Dalawang bagay ang pag-uusapan natin dito. First is kung bakit nag-uninstall yung mga tao. Second is bakit ang ganda ng ginawa ng move ng Bondi. Address muna natin kung bakit nag-uninstall yung mga tao. The reason why is because of this three-letter word, NFT. NFT stands for Non-Fungible Token. Hindi ko na masyadong i-explain yun kasi masyadong mahaba yon. Basically, digital asset siya na connected siya sa cryptocurrency. So in the future, eventually magkakaroon ng in-app purchases yung mga Bondi, like mga damit natin, yung mga furnitures. Kailangan natin bumili ng B-Bins. Makikita mo na ang B-Bins is siguro token nila yon. And gagamitin mo itong token pang bilhin ng mga furnitures, mga clothes. Itong mga clothes, mga furnitures, magiging NFT itong mga to. Kung may mga ilang tao nagsasart mag-install nito dahil tied yung Bondi app sa NFTs. At sa kanila, ang NFT ay bad for environment, climate change, etc. And super understandable naman yung reason nila. But ang problema kasi dito is outdated na yung pag-iisip nila about sa NFTs. Kung lumabas yung Bondi app noong 2020 or 2021, valid reason yun. Kaso nasa 2023 na tayo, marami na pong evolve na nangyari sa NFTs. Yung update ngayon sa NFT this 2023 is safe na mga yun. Wala nang kinalaman, halos lahat yan sa environmental issues. Halos lahat ng NFTs ngayon are harmless na pagdating sa mga environment. Halos lahat ng blockchains ngayon or NFTs ay gumagamit ng proof of stake mechanism, hindi na proof of work, which is yun yung reasons kung bakit nagkakaroon ng issue yung NFT before. So the latest fact about NFTs ay hindi na po sila harmful sa environment. Hindi mo rin naman sila masisisi kasi hindi naman sila updated sa mga nangyayari sa crypto. But that's what happens if kulang ka sa information or hindi ka nakapag-research mabuti. Kung nag-e-enjoy ka sa Bondi app, tuloy mo lang yung paglalaro mo, wala ka kailangan pag-isipan pang iba. I-treat mo lang siya as a normal game. Pangalawang pag-uusapan natin is bakit good move yung ginawa ng Bondi. Hindi nila in-introduce agad yung NFT or bakit di nila pinapakita sa'yo na isa siyang NFT game. Dahil yan dito, sinusundan nila yung strategy ng Reddit. Yes po, Reddit, part na rin ng NFT or ng crypto space. Nung una, mga Reddit users ay galit din sa mga NFTs. But then eventually, ang Reddit naglabas ng digital collection. Hindi nila sinasabing NFTs to. Then nung lumabas tong collection, yung mga haters ng NFT sa Reddit, na-excite sila dito sa collection, bumili sila, not knowingly na bumibili na pa sila ng NFTs. So nakapag-enjoy sila, nakapag-buy and sell sila, kumikita sila dito sa mga collections na to. At dahil dyan, nakapag-onboard yung Reddit ng napakaraming users dito sa cryptocurrency. And that is a fact. Ang Bondi app ngayon, ginagaya ngayon yung footsteps or yung strategy na ginawa ng Reddit. Yun nila gumamit ng mga crypto jargons kasi pampagulo lang yan. As long as nag-enjoy ka sa game, then go. Doesn't matter if NFT siya or hindi.